Kumusta? Magandang araw, magandang gabi. Hi, I'm RJ Ignacio. I am a beauty pageant vlogger. And for today's video, pag-uusapan natin ang mga candidates sa Binibining Pilipinas. Sino-sino ba ang malaki ang chance na makakuha sa isa sa mga corona? At sino-sino ba yung mga overhype lang? Yan ang ating pag-uusapan. Hello everyone! So ayun, na-miss ko talaga yung gantong content natin, no? Parang antagal din kasi nagpahinga tayo for a month, di ba? Syempre wala naman masyadong update. So ngayon, babalik na ulit tayo sa beauty pageant world. Well anyway, bago ang lahat, sana i-follow nyo ang ating IG account. Ayan siya. Until now, namamulalat pa rin. Sana makapag-follow kayo kasi dyan ako lagi nag-update ng mga photos sa mga candidates and also yung may mga, alam nyo na, yung mga hindi inaasahan. Just like what happened sa mga issues while ago sa beauty pageant industry. Okay, let's start. Unahin na natin ang pinakamaingay na candidate at literal na maingay naman talaga ay si Herlene Budol, Nicole Budol, or kilala natin as Hipon. Kasi nauna sabi ko, paano kaya mag-review about Herlene? Kasi nga, nasundan ko talaga kung paano siya discover, ano yung story ng buhay niya, napanood ko yung pag-prank sa kanya ni Alex, at saka yung guessing niya kay Tony G. So talaga updated talaga ako. Sabi ko, hindi kaya maging bias ako pag si Herlene yung magiging i-review natin. Sabi ko, okay, humingan muna tayo ng malalim. Kailangan isang tabi natin yung pagiging fangirl natin kay Herlene. So, ito na nga. Marami nagulat talaga na talagang sineryoso niya ang pagsali talaga sa Binibining Pilipinas. At very vocal naman din siya sa target crowd niya, which is Miss Grand International. And for me, fit naman talaga siya doon. However, napakadami talaga natin dapat i-consider. Andyan yung kanyang skills, yung mga elements na dapat niyang improve. At the same time, yung kanyang makakalaban for that crown. At kung sasabihin natin na ano ba yung chance niya, yes, may chance, pero hindi talaga tayo sure. Kumbaga, 50-50. Again, hindi ko sinasabi to dahil gusto ko siraan. Gusto ko lang maging patas ang ating review. Kasi diba, kung talaga ang beauty pageant to say sa'yo, alam niyo yung talaga yung hinahanap natin, diba? Present naman talaga yung beauty. Actually, nakita ko talaga siya sa personal. Napakaganda. And kung hindi natin siya kilala as Herlene Budol, pwede rin siya for Miss International kasi ang amo ng mukha niya, huwag lang talagang magsasalita. At saka matangkad na babae, sexy. However, kung mag-base naman tayo sa kanyang comm skills na sa isa talaga sa pinaka-importanteng element talaga sa beauty pageant, medyo alanganin talaga. Though nakakasagot, I don't care kung Tagalog siya sumagot kasi importante yung content ng sinasabi mo. Pero sa mga napapunod natin mga interview sa kanya about Q&A din, medyo ang hirap talaga dumating dun sa climax. Kumbaga, 30 seconds lang talaga yung typical, di ba, sa beauty pageant. Talaga, bibigyan lang sa 30 seconds. Pero kung ganun pa rin yung status ng kanyang comm skills o yung pagsagot niya, maabutan talaga siya ng buzzer. At medyo mahina talaga yung dating. Ganyan, honest review lang. When it comes sa pasarela, hilaw na hilaw talaga siya. Lalo na kung target mo talaga ay Miss Grand International, talagang pasarela ang bubuhay sa'yo sa pageant na yun. At saka yung tinatawag nating stage presence. And for that, nakikita ko hilaw pa talaga. Kailangan pa talaga niya ng matinding training. And nakikita naman natin yung progress niya. Paunti-unti nakukuha. Pero next month na ang Binibining Pilipinas. Let's see. At kung sasabihin naman natin na malaking factor talaga yung kanyang 5 million followers as a candidate for Binibining Pilipinas, yes, napakalaking tulong talaga nun. Actually, even non-beauty pageant enthusiasts talagang tumututok na sa Binibining Pilipinas because of her. So, hindi talaga pwedeng elbowin yan. At saka, naiintindihan ko na ba yung mga vloggers, pero for me, this is my opinion when it comes sa pag siya ay pinadala sa Miss Grand International. For the 5 million followers, pwedeng ma-void yun. It is because Pilipino siya. Kumbaga, alam naman natin si Uncle na gusto niya talagang makilala lalo ang kanyang pageant. Ang kaso kasi, ang Miss Grand International ay na-establish talaga dito sa Pilipinas. Pero kung sa Herlene kunyari, meron kang 5 million followers as nire-represent mo yung mga European countries, pwede pa, may factor pa talaga yun para makuha niya ang corona. At the same time, once na manalo ka naman si Binibini, for sure, dadami din yung followers mo.
So, yun lang. So, for Herlene, maganda talaga siya. Walang duda. Nung nakita ko siya sa personal, she's glowing, matangkad, sexy, may makinarya, at sikat na sikat talaga sa social media. Actually, sa lahat naman talaga, sikat naman talaga sa Herlene. Ang kaso, ang talagang paghandaan din talaga niya yung mga elements na kinakailangan at yung mga makakalaban niya. Siyempre, labanan to ng kapwa mo maganda, labanan to ng kapwa mo matalino, at saka yung mga kalabatan talagang veteran na talaga. Andiyan si Graciela Lehman na talagang malakas na kandidata for Miss Grand na itatakal natin later on. Andiyan din si Diana Maki, though ang target crown ni Diana Maki ay international, pero mag-fit din si Diana Maki for Grand. Kung gusto nyo ng Malagazini, Diana Maki yan. Andiyan din si Roberta, Universal Beauty. Andiyan si Stacy na Universal Beauty din. At saka si Christina, underrated, na hindi pa magano'n napapansin, pero nako, malakas din si Christine for the Grand title. Anyway, hindi naman ako judge, pero dito ako para magbigay ng aking opinion, and I know yung iba sa inyo mag-agree at yung iba naman ay mag-disagree. At siguro marami din akong basher, just like what happened kay Kisses na naging honest lang tayo sa review. So what happened? Next candidate na na-mention natin kanina ay si Graciela Lehman. Malakas pero mahina. Mahina because hindi talaga siya fit sa ibang crown. Nag-fit lang siya for Miss Grand International. At doon talaga siya malakas na malakas si Graciela Lehman. Actually, pwede mo nga siyang dalhin din sa Miss Universe. Pero kung uusapan na ang labanan sa corona ng international, globe, at intercontinental, mahina talaga si Graciela Lehman because sa kanyang physical attributes. At when it comes naman sa kanyang comms skills, wala na tayong dapat pag-uusapan dyan. Ito yung kanyang naging ticket last year para mapansin talaga siya. Remember, dun sa segment ni Titi Boy Abunda? And then, nagtuloy na yon hanggang sa coronation night ng Binibining Pilipinas. Dumating pa nga tayo sa point na ang pinagpipilian natin ay si Graciela Lehman, Justin Felizarta, and of course, our current Miss Grand International Philippines sa Man, the Pandelio. For Graciela, gusto talaga yung naging transformation niya. As in, sa mga candidates sa Binibining Pilipinas, nag-i-stand out siya kasi siya yung may pinakakaibang itsura. Maganda, iba ang kulay, so nag-i-stand out talaga siya. Tapos, kahit hindi siya gumagalaw, may aura. Ayun yung maganda sa kanya. Yun nga lang, ang crucial part dito, kailangan i-assure talaga ni Graciela na makukuha talaga niya ang title ng Miss Grand Philippines because wala ng corona pa ang sasalo sa kanya because of her physical attributes, diba? Talagang yung itsura niya pang grand talaga, hindi siya pwedeng pang international, globe, intercontinental. Ang maganda daw, malakas talaga siya for the grand, kailangan i-assure lang talaga niya. Or just in case, pwede siya lumipat ng Miss Universe Philippines. Next candidate natin ay si Stacy Gabrielle. Universal Beauty, or may tinatawag tayong universal talaga yung appeal nito kasi pwede siya sa lahat ng crowns. Pwede siya for international, pwede siya pang grand, pwede rin siya intercon, pwede pang globe. Depende sa kanyang styling. At when it comes naman sa communication skills, wala pag-uusapan dyan. At dumagdag pa doon yung kanyang character. Grabe, ang bright ng babaeng ito at ang dal niya. Reference na lang yung mga interviews niya sa YouTube. Talagang makikita mo na brainy talaga siya. Actually, nung nakita ko nga sa personal, ang daming mga ibang candidates na nagkalat sa tabi ko. And then, bigla siyang lumabas. Parang, oh my gosh. Bila siya na lang nakita ko doon. As in, ganun kaago eksena yung kanyang physical attributes at yung aura niya. Pwede siyang manalo sa Binibining Pilipinas, pero pwede ding hindi because pagka preferred ng mga judges or ng organization ay matatangkad na ladies, dun lang tayo tataglin for Stacy. Actually, sabi ko nga, sana matalo siya para lumipat siya for Miss Universe Philippines. Kasi tingnan niyo yung itsura niya, di ba pang universe? Ganito yung mga candidate na hindi talaga may elbow. Talagang mag-perform talaga to sa international stage. So, I think magiging favorite si Stacy. At ito naman, sa nagbabalik na candidate natin, Gabby Basciano, na last year, as in isang hakbang na lang, makukuha na, or makakakuha na sana siya ng isa sa mga corona, at nakakuha siya ng major award. Kaso, medyo pumihit lang tayo ng konti sa kanyang sagot sa Q&A. Dupasok naman, pero may mas nakalamang lang talaga.
si Gabby Basiano kasi panakit mo sa personal, maganda talaga, nakaka-intimidate. Though nung ano, medyo lumapad lang siya pero I think kaya naman din ang ano, ihabol. Diet lang talaga. At tsaka, sa last year kasi kabado pa talaga siya, kita mo naman yung performance sa evening ka. Kung manonotice niya, nanginginig pa yung kamay niya. I think this time, medyo sanay na talaga siya sa stage at mawawala na yung kaba niya. Universal din ang appeal nito, pero ang target crowd niya, Miss International. Anyway, tingnan natin kung doon talaga siya mapupunta or maglalabanan talaga sila sa Grand. Tapos isingit ko lang guys ha, kasi parang napapansin nyo kanina pa ako Grand ng Grand. Kasi nga, yung mga ladies, nung nakuusap ko sila sa personal, ang talagang target nila, majority sa kanila ay Miss Grand International. Ang dahilan nila, kapag ka nanalo ka ng Miss Grand Philippines at or sabi natin lumaba ka na doon sa Miss Grand International, talagang makikilala ka at wala pang nakakakuha ng crown na yun. So yung mga ladies na yan, majority gusto nila ay Miss Grand. Next, isa pa sa nagbabalik, ang okay ka lang ba? Okay, charot. Si Karen Lori. Last year, di ba nakita naman natin kung paano siya ng savage talaga, naligaw kang lola mo dahil sa trap question. Pero for me, kahit naman nakuha niya yung ano, yung magandang sagot or nakapag-deliver siya ng magandang sagot last year, hindi pa rin niya makukuha ang Miss International kasi nga talagang si Hana talaga, gabing-gabi talaga ni Hana yon. So this time nagbabalik ulit siya para i-claim na talaga ang para sa kanya ang Miss International crown kasi very vocal naman talaga siya na yung target niya. And nung na-meet ko siya sa personal, sabi ko, ito ko talaga si Karen Lori, parang iba yung nakikita ko sa queen, iba rin sa personal. Medyo baklaan si ate mo. Nakakatawa yung kanyang personality. Kasi pag nakikita yung mga photos niya, Mama Mary, pero sa personal, ay, ang love ni ate. Pero nakakatawa, ang class pa din. Biligyan pa nga niya ako ng t-shirt eh. Thank you, Karen Lori, for your t-shirt. Isa pang malakas ang laban for the International Crown. Ito, second na talaga sa inyo. Lagi ito dumadaan sa mga feeds niyo. Si Ana Valencia. Pag ito nakita yung sa personal, kala mo ka-level na ng mga reigning queens. Parang siyang nanalo talaga sa tindig. Actually, isa siya sa pinakamatangkad, pinakamalinis ang itsura talagang fit for international. At ayun naman talaga yung target niya. Ang problem lang natin, kasi kung nakikita niyo yung mga videos, may tendency siyang tumiklop talaga. Kumbaga, kinakain siya ng kabase stage. Para bang nanunumbalik yung Hannah Arnold, yung height kay Hannah noong 2019, parang ganun din yung height kay Ana Valencia. Pero nakita naman natin si Hannah noong 2019, no? Talagang lagi siyang pasok sa top 5, pero tumiklop talaga. So feeling ko, may ganung tendency din si Ana Valencia na baka kainin siya ng kanyang kaba. So kailangan talaga niyang i-workout yun. Kasi kahit gaano ka pa kagaling sa training, kahit gaano ka pa kaganda, kahanda, once na tumiklop ka talaga sa stage, wala. So ayun lang ang ating kaba for Ana Valencia. Pero sa ganda, no, kung napakaganda talaga, akala mo may anghel doon talaga sa ano, sa crowd. Every time na makikita natin siya sa mga events, lalo na Miss Universe Philippines, di ba? Paglabas na doon sa ano, sa MOA Arena, ay, nagkakagulan siya doon. Akala mo nanalo na kasi nga, ang ganda naman talaga. Okay, next naman, pag-uusapan naman natin itong underrated na candidate na to sa Binibining Pilipinas sa si Ira Patricia. Kung anong itsura niya sa photo, ganyan na ganyan din ang itsura niya sa personal. Ang cute niya, mukha talaga siyang manika. Ang linis-linis. At itong babae na to, parang hindi siya ganun napapansin, pero kung titignan mo yung credentials niya or yung beauty pageant credentials niya, kung hindi siya nagta-title sa mga local pageants, first runner-up siya. So hindi siya na-elbow talaga. At Miss Friendship, talagang lahat ng makasalubong binabate. So sana isupport nyo rin si Ira Patricia, no? Nakakatuwa talaga siya. Though, hindi naman siya ganun ka-Barbie type. Kasi pag sabi yung Barbie, Hannah Arnold, siya mukha siyang manika, pero hindi po kung Barbie. Parang may sarili siyang definition. Kasi mukha talaga siyang manika. Another strong candidate for Miss Grand Philippines title, though underrated din kasi hindi masyado napapansin, si Christine Opiasa. Grabe ang katawan nito. At siya sa pasarela, dahil ang galing niya sa pasarela. Ang lakas yung stage presence. Parang nakikita ko nga sa kanya si ano eh. Nalilito ko sa kanya ni Josh, hindi mo kulangan. Kasi halos magka-prototype sila. Pero ang nilamang ni Christine Opiasa, yung body at saka yung
pasarela skills. Ang galing-galing. Tapos isa naman kandidate ang gusto ko for Miss Globe, si Andy Mesa. Ito, napaka-Filipina talaga ng kanyang vibe, mahinhin, maganda ang mukha, maamot ang mukha. Gating yung solong pinapadala talaga natin sa Miss Globe, di ba? Tapos ang naalala ko sa kanya, para siya si Maria Isabella Galleria. Tapos maganda din ang credentials. Ewan ko ba, bakit hindi pa siya napapansin? Kasi isa-isa nyo rin mga candidates, huwag kayong mag-focus dun sa mga kilalang candidates. Marami pa dyan talaga na hindi pa na-discover. Kagaya nitong susunod natin, si Cyril Payumo, nag-title na din to, napakatangkad. Para siyang si Nicole Faberon, yung nakalaban yata ni Janine yun. Correct me if I'm wrong, yung sa Miss Universe. Ayan, si Cyril kasi pwede niyang pang Miss Grand and very vocal din siya noon, nung nakausap ko siya. At ang daldal din na babae, panakita mo naman, napakatangkad. So, mga photos, hindi lang siya ganun ka talaga kay stunning, pero sa personal, doon talaga, nanlalamon talaga si Cyril Payumo. Next naman, andyan naman si Chelsea. Hindi mo talagang pwedeng elbowin din to at talagang napakaganda, fit for Miss International. At daladala niya ang number 17. Alam niyo naman, ang 17 na number sa Binibining Pilipinas, lagi nakakasungkit ng Binibining Pilipinas International Crown. So this time, kailangan talaga i-assure na kanya talaga yun kasi marami din talaga siyang makakabangga. Pero as of now, malakas talaga ang laban ni Chelsea. Siyempre, andyan din si Roberta na minsan nalilito po kay Chelsea at Roberta kasi halos magkahawid sila. For Roberta, isa rin to. Wala na din dapat patunan kasi nakapag-uwi na to ng International Crown. Ngayon, bumalik siya sa Binibining Pilipinas. She's 19 years old. Nakakaloka, pero ang kanyang physical attributes para mga nasa 22 na because I think sa feature din ang face niya. So, malakas si Roberta, universal beauty, pwedeng pang grand, pwedeng international, intercontinental, pwedeng globe, at pwede rin tumawid sa Miss Universe Philippines. So, ang tingin ko, bakit ba kayo nagsabay-sabay dyan? Ang hirap tuloy. Parang bardagulan talaga. So, kung hindi nyo ako masisisi, kung may mga candidates kayo talaga na gusto for that crowd, kaso may hirapan talaga kasi nga, bardagulan talaga ang Binibining Pilipinas. Hindi basta-basta yung qualities talaga ng mga girls this year. Tapos ito na, si Diana Maki. Very vocal siya na international crown ang gusto niya. Pero, ang sinisigaw ng kanyang mga fans, go for Miss Grand Philippines. Kasi nga, ang beauty ni Diana Maki, ang ganda-ganda talaga. Para siyang si Gasine Ganados. Kung gusto niyo makita si Gasine Ganados na rumapa sa Miss Grand International, go for Diana Maki kasi magka-prototype talaga sila. Medyo maputi lang talaga si Diana Maki kumpara do kay Gazzini. So, parang nakaka-excite no, just in case si Diana Maki padala natin. Talaga magbabardagulan talaga siya doon. Talaga magiging Latina Slayer talaga yung beauty niya. Kita nyo naman sa mga photos na nilalabas natin. Ang challenge lang talaga natin for Diana Maki ay kung kakayanin ba niyang tumawid sa Q&A. Kasi sa mga interview niya, medyo ang babaw ng mga sagot. Pero sa Binibining Pilipinas, kahit ang hihiyap ng mga sagot dyan, once na makuha mo na talaga yung momentum ng laro, sa'yo na talaga yan. So makakapag-deliver ka lang na siguro ng okay na answer, just like what happened kay Gazzini ng 2019, di ba? Hindi naman ganun kaganda yung sagot. Talagang, or sabihin natin talagang memorized talaga or scripted, pero nakuha talaga ni Gazzini yung momentum. Sana ganun din ang mangyayari kay Diana Maki. At pag nakuha mo na yung momentum na yun, wala nang makakatalo sa'yo. Yun lang. So ayan ang ating first part ng ating review sa mga candidates ng Binibining Pilipinas. Magkakaroon pa tayo ng part 2 at magkakaroon din tayo ng mga reviews about sino ba ang susunod na Miss Grand Philippines or Miss International. Yung mga ganyan, kung sino ba yung mga top 5 na maglalaban-laban daw, diba? Nakaka-excite. And I hope guys nag-enjoy kayo sa ating video for today. If yes, please give me a thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. Bye-bye!